Dapat nakagawa yun dun sa kabila. Sige, singit ka, Col. Sumingit talaga eh. Tapos doon rin pala pupunta sa kanan ay sa kaliwa. Wow, galing. Driver ka talaga. Alright, good morning, Cotabato City. Okay, 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 okay. Matagal-tagal tayong hindi nagkita. Kamusta na po kayo, mga bossing? Matagal-tagal tayong nanahimik, no? Medyo na busy. And of course, dami ng problems na need natin i-prioritize na resolbahin, no? So, isinintabi muna natin yung hilig natin sa pag-moto-vlogging for how many weeks. Wow, ganda ng music ni Bossing, oh. Lakas. Na-remember ko nung high school days ko eh. Ganyan yung usong-uso, yung tinatawag na boom-boom. Sino sa inyo dito, no? Mga early 2000. 2000 ba? Early 2000, 1990s. Yung nakaabot ng ganyan, oh. Yung mga boom-boom na mga ano. Boom-boom na mga sasakyan. Yung tipong hindi talaga ako sasakay kapag hindi boom-boom yung sasakyan, kapag walang sound system yung sasakyan. Yeah. Sino sa inyo nakaalala ng ganyan mga sasakyan dati? Yung boom-boom. Na-remember ko lang na lakas ng music ni Kuyang Driver eh. Di ba? Ang sarap balikan no, nung mga ganyang panahon nung nag-aaral tayo. Elementary, high school. Yung kumbaga wala tayong problemang iniisip. Mag-aral ka lang. Goods na, 'di ba? May magulang kang sumusuporta sa iyo. Pero ngayon, 'di ba, nasa totoong buhay na tayo, nasa totoong laban na tayo ng buhay. So, 'yun. Katulad ng sinabi ko kanina, medyo matagal-tagal tayong hindi nagkita ulit, nakapag-vlog. Just because may mga kailangan tayong i-prioritize na mga problem na kailangan nating i-solve. And yun, kahit papaano, sa ngayon, ay nako. Tatawanan na lang natin yung mga problems natin, pero okay lang yan. Tao tayo eh. Malamang normal na magkaroon tayo ng problema, pero tao tayo. May utak tayo. And makakapag-isip tayo ng mga solusyon sa mga problema natin. Di ba? Hindi naman tayo hahayaan ng Diyos eh. Nako. And yun, na-busy rin tayo dahil yun nga, aside sa pagiging VA natin and freelancer as a Masko Talent, nag-decide si Mrs. na i-open ulit yung aming small tindahan ng milk tea, shake, halo-halo, and yung mga street foods, which is ang pangalan ng aming maliit na tindahan ay TPDT. So yun, nag-decide si Mrs. na magtinda ulit, at dahil nag-leave na rin siya sa aming work as a virtual assistant, so ako na lang ang nag-VA ngayon. Si Mrs. nag-leave na siya just because dalawang buwan from now is dalawang buwan or next month manganganak na si Mrs. So kailangan niya ng mag-rest, kailangan niya ng hindi ma-stress and hindi mapuyat. So yun, nag-leave na siya sa work namin as a VA. Ako na lang yung nag-VA ngayon, but she decided to open again our maliit na tindahan. So yun, ang ginagawa ko pag morning is ako ang namamalengke. So I decided na while going to the market, yun, i-share ko sa inyo and i-vlog natin, di ba? Sayang naman yung araw-araw tayong nagbabiyahe tapos
tayo lang ang nakakaalam. So yun, I want to share with you all na yung ganap sa araw-araw, 'di ba? Sa ginagawa natin sa araw-araw. So yun, after ako mag-work as a VA, yun, tinutulungan ko si Mrs. Boss, stand mo. Tinutulungan ko si Mrs. Ako yung namamalengke, and tinutulungan ko si Mrs. Sa pag-prepare ng kanyang tindahan, no? So ngayon, mamamalengke tayo, pupunta tayo ng supermarket, and bibilhin natin yung mga nasa listahan ni Mrs. na kailangan niya sa kanyang tindahan. So tara, samahan niyo ako, and para makita niyo rin yung ginagawa ko, no, araw-araw. So update about doon sa endurance na gaganapin ngayong Cotabato. Ngayong September 10 dito sa ating city, the first ever endurance ride. So ang update natin doon is yun nga, hindi tayo, unfortunately hindi tayo makakasama, just because yun nga, mas prioritize natin yung kailangan nating unahin yung problems natin sa na kailangan natin talagang urgent na maresolbahan, and also yun, I need to sacrifice yung mga gusto kong gawin because yun nga, si Mrs. is malapit na rin manganak. So I decided na yung money na supposed to be naka-save for the endurance ride na supposed to be na ibabayad ko, or yun yung gagamitin ko then pang allowance, is I decided na i-save na lang yun sa araw na manganak yung misis ko, diba? So yung endurance na yan, alam ko this is the first time na magkakaroon tayo niyan, but this is not the last, diba? So alam ko mayroon pa yung second, third, fourth, and fifth, or and so on, diba? So hindi naman mauubos yung endurance na yan, and inshallah pag okay na ang lahat, naka-survive na si Mrs. sa kanyang panganganak, yun, diba? Magiging okay rin ang lahat, wala nang magiging problema, at makakasama na tayo sa kahit anong endurance na gaganapin dito sa ating lungsod, diba? So yun, but ang update, ang alam ko, kasi syempre kasama tayo sa Explorer Riders Club na isa sa sweeper sa endurance na yan. So may mga update pa rin tayo na nalalaman, no? So tomorrow is magba-bike check na sila para malaman kung lahat ba ng participants condition yung motor, and also walang abriya sa mga papers ng kanilang motor. And on Sunday, exactly September 10, is the jump off ng Cotabato endurance ride, diba? So sa lahat ng participants, ingat-ingat po kayo mga bossing, and sana, diba, makauwi ang lahat ng ligtas at masaya, diba? So dahan-dahan lang, hindi naman kailangan magmadali, ang importante matapos nyo yung endurance ride na yan nang safe kayong nakauwi sa mga bahay ninyo. Lagi-laging tandaan, ang tunay na finish line ay ang pag-uwi sa ating mga bahay, diba? So ayun, malapit na tayo dito sa super. Nandito tayo banda sa may Indy Avenue, bang tawag dito? Indy Avenue. So nandito na tayo, malapit na tayo sa super.
Masaya ako dahil yun, unti-unti na akong bumabalik sa mga nakasanayan ko. Medyo nag-struggle lang talaga tayo dahil sa mga nangyari, sa mga problema, and sumabay pa yung mga yung mga due date. So yun, kailangan talaga natin magdoble, magtriple kayo para makapag-survive, di ba? Sa panahon kasi ngayon, hindi na pwede yung ano eh, yung mayroon kang isang regular na trabaho, eh sapat na. Talagang hindi sapat kung isa lang yung trabaho mo, di ba? Kung kikita ka lang ng minimum sa isang araw, hindi yun sapat. And kailangan mo talagang magdoble kayod, magtriple kayod para makasurvive, di ba? Mabigay mo yung lahat ng needs ng family mo, nung anak mo, di ba? Kasi ako, sobrang ambisyoso ko na tao eh. Kaya lahat gagawin ko para makuha ko yung mga gusto ko. And maibigay ko sa pamilya ko yung mga dapat para sa kanila, di ba? Kasi yun nga, nabuhay tayo ng hindi sagana sa buhay. So, ayaw natin iparanas yun sa mga anak natin and also sa pamilya natin, di ba? So, kaya ako nagsisikap, nagdodoble, triple kayod ako para hindi maranasan ng anak ko yung mga hirap na naranasan ko nung ako ay bata pa, di ba? And ang traffic ngayon. Saturday naman ngayon, but ang traffic. Ano kayang problem? Ang traffic ah. Buti dun, traffic. Sobrang traffic ngayon dito. Ano kayang mayroon? At ayun, talagang malapit na tayo sa supermarket and nako, traffic talaga. Ah, okay. Dapat nakagawa yun dun sa kabila. Sige, singit ka, call. Sumingit talaga eh. Tapos doon rin pala pupunta sa kanan ay sa kaliwa. Wow, galing. Driver ka talaga. Ay nako. Kaya minsan nagkakaroon ng ano eh, ng mga abirya sa trapiko eh. And disgrasya just because of that kind of, 'di ba, driver. Eh, pwede naman tayo mag-antay. Hindi naman natin kailangan ano. Ano, kailangan ko bang mag-stop dito? Kakanan ako eh. Mag-stop na lang tayo.
para walang aberya. At ayun nga, mamamalengke tayo ngayon ng ating pabenta sa ating maliit na tindahan. So, mamamalengke tayo ng mga street foods dito sa supermarket. And hopefully, marami sana ang benta natin ngayon araw para happy ang lahat. Di ba? Kasi nung umalis si Mrs. sa aming trabaho, eh malaki-laki din yung nawala na income sa amin. So almost 1.7 din a day yung nawala sa amin. So kailangan namin siyang kumbaga mapag kumbaga may alternative na solution, di ba? Or na may plan B, kasi nga umalis, nag-leave na siya sa trabaho namin, so wala na siyang kita. And she decided na magtinda ulit. And hopefully, ma-survive namin yung dating kinikita niya, kumbaga mahabol namin. Hindi man namin mapantayan, at least mahabol or, di ba, sa araw-araw. So, 1.7 din yung araw-araw na kinikita niya noon sa trabaho namin, 8 hours. So, ngayon, nagtitinda siya. So, minsan umaabot siya ng 1,819 hanggang 2,000 a day. So, kahit pa paano, 'di ba? Naso-survive namin. So, andito na tayo. So, mamamalingkin na tayo.